Magandang araw po sa inyo muli mga ka-Entong and welcome back to Entong's World Channel. So ngayong araw, nakikita niyo po sa ating background yung mga Buff Orpington. So alam niyo na po kung nasaan tayo, andito po ulit tayo sa Inspector's Heritage Farm. So samahan niyo po ako for today at tignan natin ang mga update dito sa farm ni Sir Roldan de Gracia. Dito sa Inspector's Heritage Farm. Let's go! Makikita po ninyo yung update dito sa farm ni Sir Roldan. Ito na yung kanyang kulungan. So before, wala pa po itong range area nila. As you can see, yung mga orping doon nyo, healthy-healthy, napakaganda. Napakaganda po ng mga yan. And then, makikita po ninyo, malaya na po silang nakilos dito sa kanilang area. Unlike before na nandun lang sila sa kanilang mga cages. So ang kagandahan po nito, yung mga range net po sila is makakain nila yung gusto nilang damo. So dito sa area na to, inubos na nila yung damo and then by the next day, pwede ulit silang ilipat dun sa kabilang paddocks. So dun sa kabila, ayun, may mga damo dun. Alternate lang po yan. And then madako po tayo dito sa kabila. Ayan. Ito po yung update dito. Ayan. Ayan po yung area. Dito po yung mga for sale. Yung iba dito for sale, yung iba hindi. Kasi kailangan dyan for breeding. And then dito, pakita natin dito. Ito po yung mga, dati yung malaki yung Brahma. Ayan, Buff Brahma po, dito po sa area na to. So kasama niya dito yung, itong iba dito is crossbreed. So laki pa rin ng Brahma. Ayan po yung pinakaunang-unang finiture natin before dito sa Entong's World. And marami na rin siyang na-produce na mga lahi. So tara, dun sa unahan po. Pakita po natin yan. Ayan, mga plymouth truck, barred plymouth truck. Ayan yung may mga bulik-bulik tawag dyan. Pero maganda yung kulay nyan. Yan po yung mga breeders, yung mga kauna-unahang breeders dito. And then syempre, nagdadagdag din po tayo ng mga panibagong breeders. Ito, yung mga before yan, mga dark mahogany na... Ano ba yung dark mahogany? Ah, hindi. Yung black australorp yan. Australorp. Yung malalaking breeds ng manok na layer type din. Ito pa. Mga BA. Black australorp. Ayan. Tignan nyo po kung gaano kaganda yung quality. Tapos yung kulay nyo, nagre-reflect dun sa araw or dun sa liwanag. Kita nyo para siyang may sky blue or green ba yan? Hindi ko alam kung anong kulay yan. Pero yan, napakaganda po. Pakita mo F yung mga nandyan. Ayan, di ba? Dami nila. So dito po, kasi before, marami-rami rin po ito. Nag-dispose lang si Kuya Roldan kasi nga malakas yung bentahan sa mga ganito. And napakaganda po siyang source of income. So bakit ko nasabing source of income? Kasi nga, yung sa CCU pa lang, yung mga day old is binibili na 100 to 120 pesos. Depende po sa klase. And then yung mga Buff Orpington and Black Australorp, nabibili po ng 150 to 180 ang day old po na chicks. So ganun sa kaganda. Mamaya, ipapakita po natin yung mga na-produce ni Kuya Roldan. So last time, may umorder sa kanya mga 200 to 400 pieces na sisiw na ibigay niya. So ganun po kaganda talaga ang market ng mga gantong heritage chicken. Pero syempre, sa kanya po kasi mura siyang magbenta kaya marami siyang buyers. So ayan, pakita mo yung plymouth truck. Yan po ang tinatawag na plymouth truck na breed. Tignan niyo po yung markings niya sa katawan. Napakaganda. So bata pa po yan, lalaki pa po yan. And then pag nag-mature na po yan, mas matingkad pa po magiging kulay. And then ito po, ayan yung mga dumalaga na dark mahogany. Ayan po, yung mga dark mahogany yan. Doon, nag-dark mahogany rin yung mga yan, yung mga Rhode Island Reds na chickens. So ito po yung area. Pakita natin area pala. Ito po pala yung area ngayon, yung update. Makikita ninyo, ayan, maluwag-luwag na. Naka-extend na po yung range net niya. Tapos sa likod, may range net pa rin po doon. Ito, may range net pa rin po dito. So dito na papakawalan yung mga breeders niyan.
pag gustong makapag-raise sila, sumalawang yan hanggang doon sa dulo. Ayan, para doon sa bila. Tayo sa area ng mga Buff Orpington, pumasok po tayo. Pero may lumabas po. Ayan mga kayantong, pakita nyo, pakita mo yung lumabas eh. Ayan o, tingnan nyo, ang ganda nung... Ayan po yung tinatawag na Buff Brahma. So yung Buff Brahma po, makapal-kapal yung mga balahibo niya sa paa. At saka sila po ay kilala sa pagiging show type na manok. So pwede rin siyang pang meat, pero syempre nakakahinaing po siyang katayin dahil lang mahal po ng per piraso niyan. Nagkakahalaga po yan ng 10,000. Ngayon naman, punta tayo dun sa mga for sale. Tara! Dito po tayo sa mga brooding area. Pakita natin yung mga orders. Ayan. Wala, napakarami. So ang isa po niyan is nagkakahalaga ng 100 to 120 pesos. Pag bibili po kayo ng paisa-isa, 120, pag bultuhan, pwedeng ibigay ng 100 pesos each. So dito sa area na to, dito po yung ating mga Rhode Island Reds. Tapos itong iba dito, hindi ko alam kung dark mahogan itong mga to eh. Ayan, napakarami po nila. So last time may order na 400 plus, 400 to 500 plus na nai-release na. And then ito, panibagong batch na rin po ito. So, sa mga gusto pong bumili dyan, i-PM niyo po si Sir Roldan sa Inspector's Heritage Farm Facebook page. So, lalagay po natin yung link sa description box below. And then, dito po sa kabila, ito po yung sinasabi ko na 150 to 180 pesos ang each. Yan po yung Black Australorp. And then yung Buff Orpington. So, magandang maganda po yan. Yung Buff Orpington, yung pinakita natin dun sa breeding area kanina. Ito po yung Black Australorp na Australorp naman. So, magaganda po yung quality ng mga ito. Ayan, magaganda po yung mga yan. Sa mga gustong bumili, umorder na po kayo ngayon kasi mabilis po talagang magkaubusan. So, ganun po kaganda yung kitaan sa ganitong klase ng pagpapaling, chicken farming. Unlike po pag nag-engage po kayo sa iba, di ko naman po sinasabi yung maganda. Pero ito talaga, mga best choices. Kumbaga sa taking duck naman, medyo magastos. Pero ito, best choice to kasi i-incubate nyo lang po ng ilang buwan yung itlog, pwede nyo na pong i-release. Basta po quality yung i-release nyo, talagang magiging mabenta gaya nito. Yan. Pakita mo rin sa kabila. Yan din mga orders po yan. Yan. Yan po yung mga orders na nabili na. Kumbaga reserve na po yung mga yan. Lipot pa. Yeah, reserve na po yung mga yan. So maganda-maganda po yung mga yan na pang palahi. Pwede nyo rin po i-cross yan sa mga local breeds or yung mga native. Yun, sa mga gusto pong bumili, yeah, mag-PM lang po kayo sa Inspector's Heritage Farm sa Facebook page. Ilalagay po natin yung link sa description box below. And sa mga bago po nating viewers, kapag di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po sa Entong's World channel. Hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So ayan, maraming available ha. Mag-PM na lang po kayo. Yun lang po for today. Ingat po kayo lagi and God bless po sa inyo lahat.